So ito pong softguard, ito po ay pwede po sa mga nagsasaka ng palay, pwede po sa mga nagsasaka ng mais, at dun po sa mga nagsasaka o nagtatanim ng mga halaman na namumunga. Kamusta na naman po kayo mga kasaka? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So, for today's video mga kasaka ay isa na namang produkto ang ipapakilala ko po sa inyo. No? Ito po ay produkto muli ng LJ Agro Industrial Solutions Incorporated. Ano po? Pero bago po yan, kung hindi nyo pa po napapanood yung akin pong vlog dito po sa apat na pamatay damong ito, ito pong Vermax ay uploaded na po ito sa YouTube. Ano? Ilalagay ko po yung link sa comment section at lalagay ko rin po sa description para po inyong mapanood. So, ano po ba yung ipapakilala kong produkto ngayon sa inyo? Ano po? Ito po ay isang uri ng foliar fertilizer. Ano po? Ito pong nasa gitna. Ang pangalan niya po ay Softguard. Ano po ba ang ginagawa nitong Softguard? Ano po? Ito po ay isang foliar fertilizer. Pero ang kagandahan po dito, ito po ay hindi lang basta fertilizer na kumbaga ay pinaghalo-halo yung mga synthetic na abono or kung ano man. Ito po ay isang seaweed extract. Ano po? Kaya ito po ay nagmula sa dagat. Ano po? Sabi nga ay the power of ocean. Ano po ba yung ginagawa nito pong Softguard? From the word guard. Ano po? Parang maganda. So, kung bago pa lang po muna kayo sa aking YouTube channel, ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. I-hit niyo po ang notification na bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. So, ito pong Softguard, ito po ay pwede po sa mga nagsasaka ng palay, pwede po sa mga nagsasaka ng mais, at dun po sa mga nagsasaka o nagtatanim ng mga halaman na namumunga. Ano po? Siguro, minsan natatanong natin sa ating sarili, sa mga kaibigan nating mga magsasaka o sa mga kaibigan nating technician na bakit ba hindi gumawa ng isang produkto na kung saan ay pwede ng para sa lahat ng, kumbaga, isang lason na kayang patayin lahat ng insekto or isang herbicide na kayang patayin lahat ng damo. So, isa po ito sa mga maganda dahil ang ginagawa po nito ay tinutulungan po yung ating palay, yung ating pong mais, yung pong ating mga halaman na namumunga para po palakasin yung immune system. Alam nyo po, hindi lang tayong tao yung may immune system. Halimbawa po, kapag tayo ay yung tao kapag nasugatan. So, pinapabilis po niyan yung response ng atin pong katawan para po yun ay humilom kaagad. So, kung sa halaman po, halimbawa po ay nakagat ng insekto or merong mga malalakas na hangin na stress yung ating halaman, ay isa po ito sa maganda nating i-spray kasi pinapalakas niya or tinutulungan niyang gisingin or palakasin yung immune system. Halimbawa po, yung immune system ng halaman ay natutulog. So, pag nag-spray po na tayo nito, parang sinuntok, uy, gumising ka, kailangan mong gamutin itong sugat ng halaman na ito. Ano po? Ito po ay makakatulong para po makales tayo, makabawas, hindi man 100% mawala yung pag-i-spray ng mga insecticide, ay makales or makabawas man lang tayo sa pagbili. Ito pong Softguard, ang pag-a-apply po nito kapag po dun sa mga namumungang halaman, sa mga puno, ito po ay every 15 to 20 days ay pwede po nating i-apply. And yun yung po yung interval, ano? 15 to 20 days, spray ka, spray, spray ng spray. Pero kung sa palay naman po or sa mais, ito po ay ini-spray natin kapag ka na vegetative stage na po yung ating palay. Kapag po mga nasa isang buwan na, i-spray po natin ito. Itong Softguard, para po habang siya'y lumalaki, maraming insekto, maraming sakit yung umaatake po sa ating pong palay at mais, ay matulungan niya po sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system ng ating pong halaman. Ito pong hawak ko na ito, ito po ay isang litro lamang. Ang dosage po nito sa isang 16 liters na knapsack sprayer ay 20 ml. So ito pong isang litro na ito, kaya po nitong isprehan hanggang 5 ektarya. Napakamura lang po nito, ano? Ipagtanong nyo lang po sa mga suki ninyong agricultural supply or kung wala po sila nito, sabihin nyo po ay mag-order na, ano po, sa LJ Agro Industrial Solutions Incorporated dahil ito po yung isa sa mga kasagutan para po tayo ay makales sa pag-i-spray ng mga insecticide.